Magandang araw mga bata. Kumusta kayo? Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang tungkol sa rebelyon ng mga katutubong pangkat. Ang pag-aalsa ni Magat Salamat. Lalong matindi ang pag-aalsa ni Magat Salamat, anak nila Kandula, kaysa sa pag-aalsa ng kanyang ama at tiyuhin. Nagtatag siya ng lihim na samahan upang ipaglaban at makamit muli ang kalayaan ng mga katutubong Pilipino noong unang bahagi ng 1587. Hindi nagtagumpay ang kanilang kilusan dahil natuklasan ito ng mga Espanyol. Sila ay dinakip at binitay. Ang rebelyon ng mga gaddang. Dahil sa pagmamalabis ng mga Espanyol, pinamunuan ni na Felipe Katabay at Gabriel Tayag ang paghihimagsik ng mga gaddang sa Cagayan Valley. Pinakiusapan sila ng Dominikanong paring si Pedro de Santo Tomas na itigil na ang labanan at nakinig naman sila at sumuko. Ang rebelyon ni Nabangkaw at Tamblot. Naganap ang rebelyong panrelihiyon dahil nais talikdan ng ilang Pilipino ang Kristyanismo. Nais nilang bumalik sa kanilang dating pananampalataya. Ang pag-aalsa sa Bohol ay pinamunuan ni Tamblot. Sa Leyte, ito ay pinamunuan ni Bangkaw. Nagpadala ang pamahalaan ng mga sundalong Espanyol at Pilipino galing sa Cebu upang supilin ang rebelyon. Ang rebelyon ni Sumuroy. Taong 1649 nang ipag-utos ng mga Espanyol na magpadala ng mga manggagawang taga-Samar sa Cavite upang magtrabaho sa gawaan ng mga barko. Ito ay labag sa kautusan ng hari ng Espanya. Sa pamumuno ni Juan Sumuroy ng Samar, nahikayat ang mga tao upang labanan ang mga Espanyol. May bayarang Pilipino ang nagtaksil at itinuro kung saan siya naroon at siya ay dinakip at pinatay. Ang rebelyon ni Manyago. Pinamunuan ni Francisco Manyago ang rebelyon ng mga Kapampangan. Tinutulan nila ang sapilitang pagtatrabaho. Hinarangan nila ang mga ilog para mapigilan ang pagdadala ng pagkain patungo Maynila upang magutom ang mga Espanyol. Nagkaroon ng negosasyon ang Gobernador General at si Manyago. Hinayaan silang gumawa sa kanilang bukid kaya natigil ang pag-aalsa. Ang rebelyon ni Malong. Si Andres Malong ay naakit sa panawagan ni Manyago na mag-alsa laban sa kalupitan ng mga Espanyol sa Lingayen, Pangasinan noong Disyembre 15, 1660. Lumaganap ang pag-aalsa hanggang sa mga taga-ibang bayan. Nanghina ang kanilang hukbo at nasukol sila ng mga Espanyol kaya nabihag si Malong at ipinapatay. Hanggang sa muli, abangan ang part 2 ng video na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!